Sandito tayo. Let's pray. Lord, bless mo itong message na to, itong topic na to today. Kausapin mo kami at patuloy na maging bukas na usapan. Hindi po bukas na usapan, bukas na usapan. Okay, yung malayang nakikipag-usap sa iyo yung mga anak mo. Sabi na James 1:19, pakibasa nga. James 1:19, but everyone must be good to hear, slow to speak. Sensya na yung mga magulang dito. Sabi na James 1:19, but everyone, lahat tayo, especially the parents, pero kasama yung mga anak din, quick to hear, ibig sabihin ng quick to hear, pag nakinig ka, talagang you listen attentively. Okay? Sabi nga, ilan ang tenga nyo? Sino dito may tenga? Okay? Normally, ang tenga mo dalawa. At isa lang ang bibig. What if dalawa bibig mo, isa tenga mo? Ang tenga mo, ang bibig mo nandito. Pag kumain ka, dalawa kutsara mo, di ba? Sarap kumain na, no? Tapos, tenga mo nandito. Pag nakikinig ka, why the Lord made dalawa tenga, isa bibig? Ang purpose ng bibig para magsalita. Ang purpose ng tenga para makinig. Bakit dalawa ang pakikinig at isa lang ang pagsasalita? Ibig sabihin, ang effort mo sa pakikinig dapat mas marami at ang effort mo sa kadadaldal, konti. Yung taong madaldal at mahinang makinig, tatalaga. Ang hirap ayusin. Sabi mo sa katabi mo, isa lang ang bibig mo, kaya huwag kang madaldal, ha? Sabi mo, dalawa tenga mo, kaya makinig ka ng doble, ha? Before you speak once, you listen twice. So sabi dito, sabi ng James, lahat tayo, makinig ng todo, dalawang tenga, at huwag kang sasalita agad, huwag kang sasagot agad, at huwag kang magalit agad. So, sa pakikinig, maging mabilis, maging magaling ka sa pakikinig. Pero sa pagsasalita, huwag kang madaldal, huwag kang salita ng salita, at huwag kang mabilis magsalita at mabilis magalit. Ano daw ang nangyayari ngayon? Binaliktad yung verse. Sabi dito, most of the parents, they are slow to hear, quick to speak, and quick to anger. Baliktarin natin yung verse. Mga parents, di ba, hindi kayo quick to hear? Di ba, quick to speak kayo? O slow to hear? Magsasalita pa lang yung anak, ano na naman ginawa mo sa school? Mami, sabi ni teacher, ano na naman? Ano na naman? 100 po yung card ko. Okay, sige, chief, punta ka dun. Anak ko talaga yan, matalino. Eh, pag-uwi ng bahay, ma, sabi ni teacher, punta ka daw. Bakit? Ano na naman? May inaway ako. Punta ka dun sa tatay mo. Anak ka talaga yan. Yung hindi pa nagsasalita, sumasagot ka na. Hello? Hello? Amen. Di pa tapos magsalita, sasalita pa. Hello? Hello? Di ba? Hindi lang naman mga magulang may sakit na ganyan. Karamihan dito may sakit na ganyan eh. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. So, yung quick to hear, kailangan mo makinig ng gusto. Yung slow to speak, hindi yung ako ang inyong lingkod, Kuya Cesar. Hindi po yun yung slow to speak. Okay, yung word na slow to speak, ibig sabihin nito, pinipigil mo na magsalita agad habang may iba pang nagsasalita. Okay? You listen well and you listen more. And don't speak agad. Ngayon, tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod. Yung taong hindi nakikinig agad, okay, hindi nakikinig ng maayos, nagsasalita agad, yun din yung madaling magalit. Ano na naman? Di ba? Pag kinausap mo sa nila, ano, titil mo na! May kilala kayong ganun? Ako wala. Kayo meron? Tingnan mo yung katabi mo, may kilala ka? Kakausabi mo palang high frequency na? Ah! Away na yung gusto mo.
Alam mo, pag ito nasanay tayo sa atmosphere na ito, hirap baguhin, pero kailangan nating baguhin. So open communication opens your child's heart. Pag na-develop natin ito yung pag-uusap na bukas sa kanila, hindi lang sa mga bata, pat lalong-lalo sa mag-asawa, kaya lang tapos na tayo last month eh. So, mga anak naman ang topic natin ngayon. In open communication, our children feel the freedom to share what is in their heart and mind without fear of being judged or rejected. Minsan, sa mga batang maliliit, nakakatuwa pa ito eh. Pero pag nag-teenager na ito, naiinis na tayo eh. Kasi noon, tatanungin na yun sa ano, hindi ko alam, sige po, sige po. Kahiga kami ganyan, biglang babangon. Daddy, sa heaven ba matutulog pa tayo? O, sagutin niyo, sagutin niyo. Matutulog pa ba? Kakain, oo, kasi may handaan, nakalagay sa Bible, kakain tayo, may piging, may inuman pa. Ang tanong, matutulog pa ba tayo sa heaven? Ayun, wala akong nabasa eh. So, ano sagot niyo? Di ba? O, ano, tutulog pa ba? So, yung mga ganong question, out of nowhere, biglang darating sa maliit na bata, nakakatuwa. Pero pag ang edad, 15, Daddy, magsisiyar ko pa sa langit. Di ba? Paano kung nagsisiyar ka, biglang nag-rapture, ano gagawin mo? Time first, Lord. Di ba, ganong question, di ba? Parang nakakainis na. Parang nakakainis na. Pero ito eh, ang tinuturo nga dito sa book, sabi dito, hayaan natin yung mga anak natin. Teenager, okay pa yan eh. Kasi ang mahirap ganyan, 30 na, tinatanong pa, Daddy, what plus what? Ilan? May problema yan. Problema yan, patoktor niya na yan. Pero yung mga ganito, okay pa to eh. So, ito yung kalayaan na sabihin ko anong laman ng utak nila na walang takot. Kasi alam niyo ba, sa bakit yung mga anak natin mas enjoy na nakikipag-usap sa kaibigan at barkada, doon kahit anong kalokohan, pinakikinggan. Eh sa bahay, kalokohan na naman iisip mo, tumigil ka. Sinasayang mo oras ko. Alam niyo, pag pamilya pinag-usapan, walang sayang na oras. Because our priority is God and family. Kaya anumang topic, may topic man o wala, pagkasama mo pamilya mo, hindi yan sayang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, anak man yan o magulang, pag pamilya ang kasama, may pinag-uusapan man o wala, mahalaga man ang pinag-uusapan o hindi, yung time na yan is important yan. Part yan ng bonding. Hello? Amen. Huwag lang kayo nagsiselfon lahat. Pabonding kami. Ang ginagawa niya, nag-uusap kami. Kumusta ka? Okay. Kalokohan na yan. Okay? Yung nag-uusap kayo na walang gadgets. Nagkikwentuhan. Nag-aasara, nagbibiruan. Okay? So, they feel safe to talk about anything with us. Dumating na ba sa punto na yung mga anak natin, eh, kaya nilang mag-open up ng topic, lalo na yung mga teenager, pag tinanong mo, may boyfriend ka na ba? Wala, daddy! Pag-uwi, jontis. Walang boyfriend, jontis. Ano nangyari? Tiyanak yan. May masamang spirito pumasok sa tiyan. Paano ayaw mag-open up? Ayaw magsabi? Kasi walang conducive environment sa bahay para magsalita. Ito mga to. Eh sa barkada, sa mga kaibigan nasasabi kasi doon, pag nagsalita na kahit ano, hindi ginajudge. Eh sa bahay, Supreme Court, si tatay. Si nanay, ano? Lower court. Di ba? Kaya yung mga nakatorni lahat. Mahirap to eh. No? So lahat tayo guilty rito. So, make our home a safe place. Actually, ito dapat. Our home should be the most safe and secure place on earth for our children and every members of the family. Yung tahanan yung gusto mo umuwi, hindi yung uwi na naman kami. Imperong bahay ito. Diba? Alam niya yung kwento, nag-away yung mag-asawa. Sabi nung misis, demonyo ka talaga. Ikaw, demonyo ka. Diba? Pinalayas yung anak. Ikaw, demonyo itong bata ka. Basta ka! Imperong bahay ito. Nakakita ng polis yung bata. Uy, tatagasan ka.
saan ka nakatira? Sa impyerno bahay po. Ang pangalan tatay mo, demonyo. Nanay mo, demonya. Ikaw ang pangalan mo, demonyito. Ay, naku. Our home should be the most safest and secure place on earth. Kapag umuwi yung mga anak nyo dyan, sugatan, luhaan, bigo, iniwan ng boyfriend, pinalitan ng girlfriend, o kung ano man, pagdating sa bahay, sasaya yan. Hindi yung tatanga-tanga ka kasi, sinabihan na kita eh. Sabi ko na sa'yo, huwag yan eh. Itsura pa lang, manluloko na. Alam nyo, yung taong gumawa ng kasalanan, alam niya mali yung ginawa niya eh. Pag sinabi mo pang mali yung ginawa niya, na alam niya na nga, adding insult to the injury. Double wounds. Alam niyo, ang hirap gawin ito. Actually, ito, karamihan dito, hindi ako ganun. No? Pero inaaral ko. Kami, hindi kami ganun. Pag umuwi yung mga anak namin, oh, naman! Inaaral namin to, sabay-sabay tayo, kasi ito ang tama. Okay? Kung natutunan natin mali, ngayon, alam na natin yung tama, piliin natin yung tama. Tama. Wala nang tatakbuhan yung anak niyo, anumang mangyari dyan, kundi sa bahay niyo. Kaya minsan sa bahay ng boyfriend tumatakbo, kaya ang dami nag-aasawa ng mga garahit, hindi pa panahon. Lalong gumugulo ang buhay. Yung iba, tumakas lang sa gulo ng pamilya nag-asawa ng maaga. Mas magulo ang pinasok niya. Di ba? O, hindi ka makakibod, di ba? Ikaw yun eh. Ganun talaga. So, make our home the safest and secure place on earth. Kapag umuwi sila, sugatan, luhaan, o may sinasabing kung ano-anong kalokohan, okay lang, pakinggan nyo pa rin. Lalo na kung maliliit siya. Rules to encourage open communication. Bibilisan ko na. Meron pong siyam. Number one is, be available when your children want to talk. Nagluluto ako, wag mo akong istorbuhin, pukpuk pa ng kaldero o sandupak. Okay, mga ganun. May kausap akong kliyente. Give your children your full attention when they are talking to you. Sige, magsalita ka. Ano na nga sinabi mo? Ah, sige, salita ka lang.